Okay? So, sa structural analysis, importante na bago tayo mag-analyze ng isang structure, kailangan alamin mo natin yung determinism ng ating structure. Bakit? Kasi doon natin malaman kung paano natin siya i-analyze. Kagaya sa statically determined structure, once na prove natin na statically determined structure na yon, ibig sabihin balance yung ating ano equations and unknown, sabihin, magagamitin natin siya ng equilibrium condition. Pero pag statically indeterminate, meron pa tayong ibang analysis na gagawin. Okay? And isa pa, kailangan rin natin malaman yung stability ng ating structure. So usually, ang ating yung ating structure is unstable if yung ating unknown forces is less than to the number of equation. Ibig sabihin, yung mga unknown forces natin is less than, mas maunti yung mga unknown kaysa sa mga ano natin sa equations na gagamitin natin. Okay? So ano yun? Unstable yun. And pangalawang condition, if the line of action of forces is concurrent or parallel forces. So kapag yung line of action ng mga forces natin is concurrent at parallel forces, unstable na rin yung ating structure. Okay? So review lamang sa concurrent, non-concurrent, and parallel force system. So kapag concurrent force system, ibig sabihin lahat ng line of action ng forces natin is mag-meet or mag-i-intersect sa isang common point. So for example, ito yung ating force. So kapag in-extend natin yung line of action niya, i-intersect ito sa point na to. So for example, meron pa tayong isang force dito, pag ganyan. So kapag in-extend natin yung kanyang ano line of action, papunta rin sa point na to. So meron yung dalawang forces natin, merong common point, okay? So that is concurrent force system. Kapag non-concurrent force system, for example, itong ano na to, forces na to, yan, dalawa. Kapag in-extend natin, line of action nilang dalawa, nag-meet sila dito. Okay? This is a concurrent force system. Pero kung meron ba itong iba pang force, okay, ito yung force na to, yan, in-extend natin to, tapos in-extend natin to, yung line of action nila, meron na silang ano, one, and first and second point. So, meron na siyang dalawang common point itong forces na to. Ibig sabihin, ang tawag dito is non-concurrent force system. Kasi hindi na lamang sila nag-i-intersect o yung mga forces natin hindi nag-i-intersect sa iisang point. Okay? So, that is non-concurrent force system. Okay? Kapag parallel force system naman, hindi sila nag-meet. Kahit ano pang direction yan. Yan. Ito, hindi sila nag-meet. Parallel forces. Ito rin. Parallel force system. Okay? So, kapag ganito yung ano, yan, dapat review niya sa status of rigid bodies, dapat alam ninyo kung paano yung pagtukoy ng type of force system or yung line of action. Okay? So, ulitin natin, kapag unstable ang isang structure, kapag ang U natin is less than E. Okay? And kapag yung line of action natin is under sa concurrent and parallel force system.